ba'y nalilito? Di alam ang totoo. Sa dami ng relihiyon na nagsisibangon, aral ay iba-iba. Taliwas sa Biblia at ang katotohanan ay di mo makita. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Katanungan ay may kasagutan kung ang kapitulo't bersikulo'y mapag-aaralan. At ang kaligtasan ay iyong makakamtan kung ikay tapat na susunod lamang. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Kung iyong naririnig ang panawagan ko, huwag pagmatigasin ang iyong puso. Ang buhay mo ngayon'y baguhin mo at sumunod na kay Jesucristo. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Kay Kristo buhay mo'y mababago. Sa kapitulo, bersikulo. Inunsad namin ang programang kapitulo versikulo upang huwag kayong madaya ng mga bula ang mga ngaral. Maraming nadadaya kasi yung paraan ng pagbabasa, binibigyan nila ng self-interpretation na mali. Ang mga ganyang kapiran, hindi lamang mali, maling-mali. Ang Biblia, madaling unawain, ngunit madali rin itong baluktutin. Ang Biblia, hindi lamang binabasa, inuunawan. Para huwag kang magkamali, sabi ni Kristo, saliksikin mo ang mga kasulatan. Ang katotohanan masakit, ngunit ito'y nagpapagaling sa mga tunay na nagsasaliksik.
kung magtatanong ka tungkol sa kaligtasan. Biblia ang tanging kasagutan. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ipunyag. Ang hanapin niyo po sa amin yung aral, hindi po yung personal. Sana po kapatid, umayos ka. Kung kaligtasan ang hanap mo, dapat handa kang magbago. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalantad ang kasinungalingan. Tinuturo po sa ating mga Kristiyano na ang ating pananalita ay maging mapanlasang kasinungalingan. Mapapabanal lamang ang tao kung mananatili sa salita ni Kristo. You cannot break the law. It can break you. Ang tanong ko po, ang akong pangutanang. Ako ang pangutanang. Ito po yung tanong ko. Kung ang sino man nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak makikilala niya ang turo. Sa kapitulo bersikulo, sigurado ka dito. Kunting hakbang na lang, sa Batista ka na. Po sa inyong lahat, mga giliw at suki namin taga-subaybay. Muli pong sumasa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Isa pong kagalakan sa aming mga puso na kayo po ay aming mapaglingkuran, madalaw sa inyong mga tahanan, at minsan pa po tayo makapag-aral ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla, at makakasama po natin sa mga sandaling ito ang aking kapartner sa programang ito, ang anak ng ating iconic evangelist, ang Kamenong, na minahal ng marami, hinangaan sa husay, sa Biblia at maging sa kanyang buhay. Ang aking pumbinansaga na Mr. John Travolta ng programang Kapitulo Bersikulo, ang kapatid na Benny Filomeno. Isang pagbati po ang aking pinapaabot sa inyong lahat. Pasensya na sa boses, Brother Jerry, may atake tayo ngayon. Happy Sabbath sa lahat po. At ganun din sa lahat ng sumusubaybay, mga suki namin, mga kaibigan, mga kapatid, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay gagabayan sapagkat ito ay isang panibagong karanasan kay Kristo ng karagdagang kaalaman sa ikatitibay ng ating pananampalataya. At kagaya po ng ating kinagawian, tayo po ay nagdadalaw ng mga iglesia ng ating pong mga kapatid na mga kaanib ng Seventh-day Adventist sa iba't ibang mga lugar na sakop po ng Central Luzon Conference o maging sa ibang mga konferensya na kung saan tayo po ay naanyayahan. At ngayon po ay narito po tayo sa PUC Remnant Seventh-day Adventist Church dito po sa Baysa, Caloocan City. Nais natin pong ipaabot ang kanilang dumadagungdong na pagbati ng Happy Sabbath. Happy Sabbath ho! Mga minamahal po namin sukin taga-subaybay, sana po ay ramdam ninyo ang kanilang mainit na pagbati sa, mula sa iglesyang ito. Saan man ho kayo naroon, anong mang bansa kayo naroon sa mga oras na ito, sana ho ay maramdaman ninyo, ma-homesick kayo. Na kapag bumalik kayo ng Pilipinas, sana po ay madalaw po ninyo ang mga kapatid dito po sa Remnant Seventh-day Adventist Church. Dito lamang po yan sa Baysa, sa Caloocan City. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapatid na ngayon po ay nakapila na, nais ko pong anyayahan ng kapatid na Benny na manguna po sa ating panimulang pananalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa isang magandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak. Sa mga sandaling ito, kami humihingi ng patnubay sa karunungan ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Narito ang mga kapatid namin. Magtatanong sa ikatitibay, sa ikaliliwanag, at sa higit pang karagdagang kaalaman upang kayo ay maluwalhati mula po sa iyong mga katotohanan, mga salita. Umaasa kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yes, no, na mula po sa inyong karunungan ang siyang lalong magpapatibay ng aming pagtitiwala sa iyo. Samahan kami ng kabanalan, ang kapayapaan ay sumaamin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Nice natin pong i-acknowledge ang presence ng ating pong district pastor, Pastor Dexter Algarin, nakasama po natin ngayon, na siya pong nangangasiwa sa ating pong iglesia dito po sa PUC Remnant Church. Pastor Dex, ayun, nakatutok sa iyong ating camera. Ayan, salamat ng marami, Pastor Dex, sa iyong pagpapahiram ng iyong iglesia dito sa ating Remnant Church. At ngayon po ay dadako na ho tayo sa ating mga kapatid na nakalinya para po magtanong sa ating pong programa sa mga oras na ito. At ang una po magtatanong sa atin. Mag-
Magandang hapon po. Ako po si Joelson Umbaw, member po ng PUC Remnant SD Church. Ang aking pong katanungan, brother, alam po, naniniwala po ako na ang Sabado, ang ikapitong araw, ang marka ng Panginoong Diyos. Opo. Ang tanong ko lang po, kunwari, ako'y lumipat ng ibang reliyon na nangingilin din ang Sabado, naniniwala rin sa Panginoong Hesukristo. Ako ba'y nagkamali? Nalayo ba ako sa ilaw? At isa pa, pwede po bang dalawa? Sige po, sige po. At pangalawa pong tanong ko po, kunwari naman po ako isang Katoliko, pero nangingilin ako ng Sabado at ginagala ko ang Sabado, at naniniwala rin ako kay sa Panginoong Hesukristo. Tama po ba ang aking ginagawa? Okay, maraming salamat po sa inyong pagtatanong. Marahil po yung mga tanong po ninyo, tanong din po ng mga kapatid o tanong nila, maaaring tanong ninyo. Ito pong aming ginagawa, hindi po namin alam kung ano yung tinatanong nila. Hindi po kami scripted. Ang gusto lamang po namin ay maging makatotohanan na yung mga tanong nila ay magiging makatotohanan. Tanong niya rin. Ano po? Ngayon, kapatid na Benny, yung tanong ng ating kapatid, realidad ito na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Halimbawa, siya isang Seventh-day Adventist na, pagkatapos ay lumipat siya sa isang samahan ng pananampalataya na nangingilin din ang araw ng Sabado. At tumatanggap din kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Nagkamali po ba siya sa ganung bagay? Ikalawang tanong niya, marahil na nakuha rin natin, na paano naman, in reverse naman? Vice versa. Vice versa naman. Yun naman ay isang Katoliko, for example, nangili naman ang Sabat. Tumanggap din kay Kristo. Ano ang kanyang magiging estado? Napakaganda ng tanong. Mm-hmm. Napakahalagang dapat sagutin. Kasi po, ito yung mga katuwiran ng mga millennial, yung mga sa postmodern world, Adventist, may ganitong view na dinidiscourage tayo ng ating pamunuan, ng ating mga scholar, ating mga leader sa Biblia. Ang sagot ay nasa 14:12 ng Apokalipsis. Bago ko ito basahin, gusto kong isite ang isang kaisipan sa bagay na ito. Pansinin po niyo yung salitang narito. Mm. Narito ang pagtatyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Pansinin po natin yung talata, hindi sinabing narito at naroroon. Narito at nandito. Dalawa. Narito o kaya kahit saan. Basta tumutupad sa utos ng Diyos, may pananampalataya ni Jesus. Sabi nito, naririto, isa lang. Patunayan natin, Jesus 16 ng Juan. Mm-hmm. Pansinin po natin ang pangungusap. At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan di namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Mm-hmm. Hindi pwede dalawang pastor. Kasi kung may lumalabas ngayon, kapatid, maganda yung katanungan, sa huling panahon daw, sang-ayon sa postmodern world, Christians, at sabi ng ilang mga Adventist, mga kapatid, baka hindi pa nakakarating ito sa inyo, ang Seventh-day Adventist, sa kanyang tinatawag na Modern Evangelical Group, ang dalawang tunay na iglesia sa panahon ngayon. Brother Jerry, napakinggan mo na ba yan? O, ngayon mo na napakinggan. Narinig na rin natin yan. Compromising. So, hindi pwede. Aha. O, sila'y galing sa ibang kulungan, kinakailangang sila'y dalhin. Saan? Sa kawan ni Kristo. At iisa lang. Opo. Hindi naman sinabi ng Panginoon na pwede na sila kahit saan. Yes. Basta sila'y sumampalataya at mangilin ang Sabat. Mm. Pero ang sabi, sila'y kailangang dalhin ko sa kulungang ito. Apo. At magkakaroon ng isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Apo. At nais natin sabihin, bago po ipagpatuloy ng kapatid na Benny, na kapag pinag-uusapan natin yung katotohanan, hindi lamang po naman nakasentro lang sa katotohanan ng Sabat. Yes, exactly. Yan po ang nais natin ipaalam sa ating mga kapatid. Hindi ko mo, Sabat keeper ay ala, sige na, tama na yan. Mm. Dahil kahit sa panahon ni Kristo, may mga Sabat keepers. In fact, lahat sila Sabat Judaism, keepers. Brother Jerry. Judaism, sila yung mga Hudyo, mga Sabat keepers sila. Pero hindi yun ang buong katotohanan. Ay ang kailangan natin, ang kikilalanin natin yung buong katotohanan. Ay kabahagi lang dyan yung pangingili ng araw ng Sabat. Isa lang yon. At nabanggit nga natin, nabanggit ng Kabeni, na minsan ay yung katotohanan ng buo, nahati, nako-compromise.
Ito yung hindi po pwede sa salita ng Diyos. Yung mistiso, lagi ko naririnig sa iyo. Yung mistisong katotohanan. Mistisong katotohanan. Hmm. Opo. So meron pang isang talata, Brother Jerry. Colossians 3:15. Pansinin po natin ang magandang sabi ni Pablo. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y magiging mapagpasalamat. Isang sistema, isang katawan. One baptism, one Lord, one faith. Yeah. Ang ganda ano po. Kaya maganda sinabi ng Brother Jerry, kasi ang Judaism, nagsanga sa mahigit sa 90. Mm-hmm. Ay di pwede na, kasi Sabbath keeper. Sabbath keeper. Ano po? Tumanggap din kay Kristo. Tumanggap yung... din kay Kristo. Ah, oh. So, kaya isa lang talaga. Ngayon, yung reverse nun, iba naman, paano kung... nasa kabilang pananampalataya naman ang ilin ng Sabat, parang halos ganun din. Kasi ang truth, hindi pwedeng 90%, 60%, or 80%, or mas mahaba. Ang sabi ni Kristo, ibigin mo ako ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. So ang katotohanan, hindi ho pwedeng partial. Buo. So walang bawas, walang dagdag. Buong katotohanan. Kaya yung Sabat ay kahit na ikaw ay mangili ng Sabat at hindi ka naman umanib sa tunay na iglesia, partial pa rin po yun. Kasi kung halimbawa ikaw ay hindi nangili ng nangilin ka ng Sabat, hindi mo naman sinunod yung baptism na tinuro ng Panginoon. Oh, ay sabi ni Kristo, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So, nangilin ka ng Sabat, tumanggap ka kay Kristo, pero ayaw mong pabautismo. Ay magkakaproblema ka rin talaga dahil hindi mo pa rin sinunod yung kalooban ni Kristo. At kapag nagpabautismo ka naman, aanib ka sa isang samahang, may isang pananampalataya, may isang Panginoon, isang kawan. Kaya yun po ang pamantayan ng Biblia sa pag-anib, pagsunod, at pamumuhay na naayon sa pananampalataya. Okay, salamat po ng marami. Baka may follow-up po kayo, pwede rin po kayo napalam. Salamat po ng marami. Okay, next question po tayo. Magandang hapon po, Brother Jerry. Magandang hapon po. Ako po si Brother Jerry Rapacon from Baisa Church. Ah, sabi ko na nga familiar kayo sa akin. Sige po, tama po. Ang tanong ko po ay nasa Isaiah 65. Apo. Yung bagong langit at bagong lupa. Apo. Ang ating pong kaalaman ay may patungkol sa kapag ang naligtas ay dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. Ang tanong ko po ay doon sa 65, ay bakit po meron pong mamamatay pa? Ayun. Salamat po sa inyong tanong. O nga naman, madalas na itinatanong yan sa atin, kapatid na Benny, ano? Yung sa bagong langit at bagong lupa, ay bakit pa merong kamatayan? Kasi merong binabanggit doon na yung sanggol ay mamamatay, nakalagay roon sa aklat ng Isaiah 65 na ang kanyang taon ay 100. Basahin nga natin yung talatang yun. Kapitulo 65, versikulo 20. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matanda man na hindi malulubos ang kanyang makaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang at ang makasalanan na may 100 taong gulang ay susumpain. Napansin po ninyo rito yung salitang wala ng sanggol na mamamatay o kaarawan na ang sabi rito ay may 100 gulang na mamamatay, sanggol, bata. Napansin po ninyo, saan ka nakakita ng bata na ang edad ay 100 taon? Di ba? Napansin nyo? Anong gusto nating ipakita rito? Ito po ay ipinapakita ni Isaias yung abundance ng buhay o nung kasaganaan ng buhay doon sa tatamasahin nilang bagong langit at bagong lupa. Isa pa pong nais nating ipahiwatig dito sa bahaging ito, si Propeta Isaias ay mahilig po siyang gumawa ng kanyang paraan ng pagsusulat na ang kanyang binabanggit ay ang kasalukuyang kalagayan ng Israel na pinangakuan ng Diyos ng kasaganaan, pero ang lundo ng kanyang pagsasabi hanggang doon sa pinaka lubusang pagbabalik ng Diyos ng katiwasayan sa kanyang bayan. Ito yung tinatawag nating bagong langit at bagong lupa. Kung mapapansin po ninyo, may mga punto si Isaias dito na ang application applicable sa kanyang bayang Israel,
at that particular time. Pero humahanga doon sa darating pang panahon. Kagaya nito po, ang kanila pong ginamit dito ay isang 100 taong gulang na mamamatay ang sanggol. Ay saan ka nakakita ng 100 taong gulang sanggol? E papaano kung yan binata? Ay di, hindi na 100 taong gulang ang edad niyan. Yan ay maaring 1,000 taon na ang edad niyan. Dahil sanggol, 100 taong gulang eh. Na ang gusto natin ipakita rito sa aklat ni Isaias, ipinapakita ni Isaias yung abundance of life na tatamasahin ng mga Israelita kapag sila'y nagtatapat sa Panginoon at kung sila ay bibigyan na ng Diyos ng kanyang ipinangakong kasiyahan o kagalakan. At tumatagos ito doon sa ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kasama na tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Na kung ating iisipin, wala na hong kamatayan doon. Ito po kasi kapatid, yung tinatawag nating pagbibigay ng masidhing punto ni isa ni Isaias na sa langit, ang bata, 100 taong gulang mamamatay. Ang ipinapakita niya na sagana ang buhay. Ang point of emphasis hindi doon sa kamatayan, kundi ang point of emphasis doon yung kasaganaan ng buhay. Na yan naman ipinangako ng Panginoon doon sa kanyang mga maliligtas na mga anak. At nung makita rin ng mga Israelita, marinig din yung salitang yan, nabuhay ang kanilang damdamin na ang ibig sabihin yung ipinangako ng Diyos sa kanila sa panahon noon ay matutupad. Ayun, yun po kasi ang naiisip nila eh, bibigyan sila ng Diyos ng abundance of life. Ayun po. Kapatid Jerry, yung pangungusap ni Isaias ay hyperbolic. Ayun. Hyperbol. Mm-hmm. At the same time, gumamit siya ng allegory. Bakit? Kasi ang mga sanggol nung panahon ni Jeremias, Isaias, Ezekiel, Daniel. Naalipin sila sa Babylonia. Pinapatay ang sanggol. Yun. Namamatay ang sanggol sa gutom. Namamatay ang sanggol, inihahandog sa pagan system ng mga pagano at ng mga Israelita. So si Isaias ay nagsasalita ng dalawang masaganang bagay. Yun. Number one, after the 70 years captivity ng Babylonia sa Israel. Na after 70 years, sasagana sila. Na yung batang yan na namamatay, kahit umabot pa na 100 taon, buhay pa rin. Hyperbolic. Ikalawa, yung literal na bagong langit at bagong lupa. Bibigyan kita ng isang talata na ito ay sadyang kalakarang ginagamit ng mga propeta. 15:8 ng Jeremias. Sabi rito, ang kanilang mga babaeng bao, bagong langit, bagong lupa to. Pero walang babaeng bao doon. Di ba? Sabi rito, ang kanilang mga babaeng bao ay naragdagan sa akin ng higit kaysa buhangin sa mga dagat. Akin din nila sa kanila laban sa mga ina ng mga binata ang manglilipol sa katanghali ang tapat. Akin pinabaksak na bigla sa kanya ang kahapisan, kakilabutan. Nakita nyo yung extreme, kawasakan, kasaganaan, pagkapahamak, kaligtasan. Yun po ang ibig sabihin nung salitang hindi na mamamatay ang sanggol nang iniabot ng 100. Salamat. Abundance of life po yan. Promise na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan. Baka may follow up po ang kapatid natin? Kasi po dun sa word kasi dun sa text ay very striking yung word na bagong langit at bagong lupa. Opo. So, kaya po mapasok yung tanong na bago dumating ang sanggol sa 100 taon, ibig sabihin, kapag pinanganak siya ng nanay, hindi siya mamamatay. Hanggang dumating yung 100 taon niya, mamamatay lamang siya kung muli po siyang magkakasala. Nandun po yun sa text. Kaya po ang tanong ko ay, ang follow-up question ko, kailan mangyayari yon? Na bakit darating pa sa 100 taon samantalang bagong langit at bagong lupa? Na magkakasala pa ba uli? Mm-hmm. Kasi po, ang ating sagot po dyan, ang Bible po ay hindi pwedeng magkontrahan sa kanyang sarili. Ngayon, kung meron pong parang contradiction, dahil ang sabi ng Biblia ay wala nang kamatayan doon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 21, ganito po ang nakalagay sa versikulo 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng nadamhati o pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. So kung titingnan natin,
kung ang ating, this is for the sake of study, hindi naman din nyo nagtanong ang paninindigan ng ating kapatid, kaya nyo tinanong, this is for the sake of study and clarification. Kung mapapansin niyo, kung ang ating interpretation doon sa Isaiah 65 ay may kamatayan sa langit, magkukontra siya sa ibang talata ng Biblia. And that is an error of Bible interpretation. So anong gagawin natin? We have to reconcile sa ating kaisipan yung meaning ng bawat talata. Kasi hindi pwedeng magkontrahan ang Biblia sa kanyang sariling mga sulat. Di ko kontra yan doon sa Apokalipsis 21.4. Ngayon, paano natin mariresolve na hindi pwedeng kontra? Ay sapagkat aalamin na natin yung background. Ito na yung tinatawag nating pag-aaral ng background ng isang talata na ayon sa paliwanagan natin, si Isaiah ay gumamit ng allegory and hyperbole na paraan ng tinatawag po nating, ang tawag natin dyan ay ano bang tawag yan? Yung figure of speech. Yan na. Allegory. Yan. Ang ibig sabihin po ay ipinapakita niya ang masidhing damdamin na sinasabi niyang at the present, ano, sa panahon niya. Kasi ang tinutukoy ni Isaias dito, actually, kung ating titingnan, ang fulfillment ng pangako ng Diyos, unang-una, doon sa kanyang presenting bayan, doon sa bayang Israel na kung saan siya nagsasalita. Pero ang kanyang sinasabi, tumatagos siya doon hanggang sa bagong langit at bagong lupa na ipinangako ng Diyos. Hindi lang sa kanila, kundi sa atin ng lahat. So ipinapakita niya rito yung kasaganaan ng buhay na imposibleng magkakaroon ng kamatayan. So hindi po, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ang point of emphasis kung may mamamatay. Wala rin yung pinagkaiba doon sa salitang ng Apokalipsis 22 na ang sabi ron, merong halaman doon. Yan ang kasunod na kapatid ng tanong dyan eh. Meron dahon doon na pampagaling sa lahat ng mga bansa. Ang konklusyon minsan natin ay di meron din palang pagkakasakit. Hindi ho, ang point of emphasis doon, yung halaman na nagpapagaling. Yung pagbabago, brother Jerry. Yung pagbabago. Hindi ho yung kung may pagpapagaling. Ang point of emphasis, may halamang nakita na ang purpose niya magpagaling ng lahat ng mga bansa. Hindi sinabing may sakit. Ang kanyang gawain, pampagaling ng lahat ng mga bansa. So ano naman dito, ang point of emphasis, hindi yun yung kamatayan o may kamatayan, kundi yung kasaganaan ng buhay. Ayan. So hindi siya magko-conflict ngayon sa tinatawag nating ibang mga talata ng Biblia. So ibig sabihin po, doon sa verse 20, hindi siya literal na isang daan. Yan. Totoo. Ibig sabihin, biro mo, sanggol pa lang, 100 years old na. Yan, sabi natin. Nakita niya kasi something paradoxical. Kasi yeah, si Jesus Christ, gumagamit ng mga paradoxical, yung kabaliktaran ng kaisipan, pero may hugot. Yeah. So paradoxical ang tawag doon. Titignan mo sa verse 20, sa 21, tignan mo, tsaka sa 22. Magtatayo ka ng bahay na ikaw ang titira. Oo. Bakit? Magtatayo ka ba ng bahay sa bagong langit, bagong lupa? Tinayo na ni Kristo. Sabi niya, ako'y gagawa ng tahanan. Maghahanda ng tahanan. Ano pa? Yung pagtatanim. Magtatanim ka ba? Eksakto na, paraiso na yon. So nakita nyo mga kapatid na inahalin tulad ni Kristo yung comparison and contrast ng kasaganaan at kapahamakan at ng finite saka infinite. Yun po yun. Thank you. I hope na naging klaro. Yung tanong ng ating kapatid naman is for the sake of discussion and study. Yan naman po ang isang bagay na napakaganda kasi yung mga nanonood sa atin nakikinabang sila. Opo. Sa paraan ng pagtatanong ng mga kapatid natin at sa paraan din ng pagsagot naman ng ating programa. Salamat po ng marami. Okay, kapatid, thank you so much for your question and next question po tayo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Rosalyn Finca ng Remnant Adventist Church, PUC Remnant Church. Ako po ay may tanong. Doon po sa amin, sila po yung mata ng sanlibutan eh. Tayo po yung nasa loob. Meron pong isang Adventist na mangingisda. Bago siya umalis, siya ay nanalangin. Apo. At sa kanyang huli, naku, sabi na nakalap, parang alam ko na yan, sa dagat, ay mga hindi natin kinakain. May hipon, siyempre, may walang pagkain. Nanalangin siya sa Panginoon. Nagigyan siya ng pagpapala. Itong pagpapala na dumating, ay hindi pala dapat sa atin. Ang ginawa nitong kapatid na ito, tininda. Itininda yung kanyang na-harvest na mga alimasa, galimango, hipon. Hipon, yun, ganon. So, ang tanong po sa amin, bawal sa inyo yan. Hindi kayo kumakain. Bakit nyo itinitinda? Ano po ang tamang, ano po ang pwede nating isagot doon? Hindi namin nasagot. Kasi yun ang, doon sila kumukuha ng ikinabubuhay. Kung hindi nila ititinda yon, wala silang pera para makabili ng pagkain. So, bakit ito po ba ay, ano ang pwede nating maging sagot sa mga tanong na ito? Salamat po. Nagdagan nyo na. Nag-ika po pa.
Di ba? At least eh, para kompletos Ricardos na. Oh, yun ba'y pwede? Kapatid na Benny, ano? Kasi tama yung sinabi ng kapatid, tinitingnan tayo ng sanlibutan. Kuminsan po ay doon tayo napipintasan. Nagpipreach kayo, pero kayo naman ang unang labagista. Hindi ho ba? O kayo ay hindi kayo kumakain yan, pero nagbebenta naman kayo. Siguro itanong natin, ibalik natin yung tanong bago ko pasagutin ng aking kapartner. Palitan lang natin ang object. Hindi ka gumagamit ng droga, pero nagbebenta ka. The same principle, the same concept. So kung sa tingin mo, masama ang droga, dahil talaga namang proven na masama yan, in fact, huhulihin ka, eh bakit ka magbebenta? Alam mo na masamang kumain ng mga karumaldumal na yan, eh bakit mo kailangan ibenta? Same principle. Eh para sabihin, eh paano kung hindi mo ibinenta, kakain din naman sila, eh at least hindi ikaw ang pinanggalingan nung kinakain niya. Walang pinagkaiba din sa atin, hindi tayo nagbebenta ng alak, ay hindi tayo umiinom ng alak, pero pag nagbibenta ka naman ng alak, may disiplina yun sa ating church manual. Dahil, hindi ka naging mabuting halimbawa. Yan naman yung ating sagot doon. Ngayon, bigay natin kay kapatid na Benny, meron siyang talatang hinahanap dyan eh. Sige nga kasi po. Kasi alam mo, pagpapala din kasi yung mga karumaldumal na yan eh. Pero sister, linawin mo, baka may misinterpret ka. Sige. May sasabihin ako ba? Ayan. Kwento, konti lang. Tinga muna, baka ho doon sa aming mga bully dyan sa Facebook at sa YouTube, puputulin na naman ninyo yan ha. Oh. Ito, pasakalye lang ng aking kapartner. Oh. O baka putulin na naman yung mamumutol dyan. Sabihin mo, masanay sila sa akin. Ayan. Sige po. Alam mo kapatid, itong aking sasabihin, hindi ito yung sagot, pero pwede na rin. May isang kapatid tayo. Ako yung napapaisip sa iyo. Kamenong, sabi kay Kamenong, kami po'y mangingisda. Pero mas madaling, mas maraming huli ng pusit. Sarap ng pusit, ano po? Kasalanan po ba yun? Ibinibenta namin. E baka dumating kapatid, matukso ka, hindi mo lang ibenta, baka pati kainin mo pa. Yun ang delikado eh. Yung kapatid hindi nakinig. Sa ilang panahon, sabihin mo, isang taon, dalawang taon, tatlong taon. Alam mo yung kapatid, matigas ang ulo. Pag uwi niya sa bahay, merong live wire na ilang boltahe. Yun ang ikinamatay niya, namatay siya. Hindi ako nananakot ha, sa matitigas ang ulo. Kaya hindi ko sinasabi yun ang sagot. Hindi naman halata. Pero kapatid, meron akong babasahin ha. Yan. Kawikaan 24-24. Hanggang 25, babasahin ko. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Yan, gandang talata yan. Susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. 25. Ngunit siyang nagsisisaway sa kanya, ay nagkakaroon ng kaluguran, at ang mabuting pagpapala ay darating sa kanila. Yun yung pagpapala, hindi yung pagiging puser ng mga bawal. Kaya mabuting pagpapala ay alin po, yung nakikinig sa saway ng Panginoon. Pag yun ay kagaya na sinabi ni Brother Jerry, hindi tayo specific sa kung ano paman, pero po yan ay nasa ilalim ng masamang gawa. Pati nga po yung mga kapatid natin na nagtitinda ng hindi karapat dapat itinda sa kanilang sari-sari store. Yung po ay kapag hindi nakikinig, ay binibigyan din ng censorship, hindi po ba? Bawal ang sigarilyo, bawal ang Coca-Cola, may bawal ang kape, bawal ang noodles, basta nakakasira ng katawan o kalusugan, ay hindi dapat ibinibenta. Ay, napakaganda po ng talata. Ano? Isa pang talata, ito pa ho, pag-isipan ninyo. Bagamat hindi ho ito pusit sugpo, pero parehas din ang prinsipyo. Basahin po natin ang aklat ng Habakuk, Kapitulo 2, Versikulo 15. Sa aban niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinaragdag mo ang iyong kamandag at nilalasing mo rin naman siya upang iyong pagmasdan ang kanyang kahubaran. Biruin mo, hindi ka umiinom ng alak pero nagpainom ka. Hindi ka kumakain ng sugpo pero nagbenta ka. Wala rin, wala, parehas. Yun yung sinasabi natin kanina, parehas ang konsepto. Maliban sa kasalanan sa Biblia, nagiging katitisuran ka sa Ebanghelyo.
pag may nangaral ng mga kapatid ng mga layman, iba na, kaya ay pastor o kaya ay mga elder, pagkatapos ituturo na naming bawal kumain ng pusit, sasabihin nung aming tinuruan, eh bakit yun? Elder pa. Nagbebenta ng pusit. O edi wala na. Sa halip na madala namin yung kapatid sa Panginoon, natiso dahil sa iyo. O di, malaki ang magiging kapananagutan po natin diyan. Kaya doon sa mga nasa probinsya ha, yung mga nasa probinsya kadalasan ito, hindi problema doon, hindi ito problema ng mga Tagaluzon. Lalo na kung mga narito sa amin sa Manila. Karamihan ganitong senaryo, yung mga nandun sa mga probinsya sapagkat sila mangingisda o kaya yung nag-aalaga doon sa fish pan, nakakatukso talaga, malaki kita niyan. Eh, di ba mayroong asosasyon? Ano bang tawag doon? Yung networking? Na yung pala, eh, alam naman ninyo yun? Naging controversial yun? Na mga Adventist din ang karamihan doon? Yung pala, ang negosyo noon eh. alam nyo na yun. Baka, ayun na yun. Yun na yun, yung sinasabi natin. Ang negosyo pala nun eh. Nag-i-invest ng negosyo doon sa doon sa lobster. Sabi niya, sa lobsters. O, biruin mo, diyan laki-laki ng balik daw sa kanya sa investment. O, ma-imaginin mo yan. Kaya, kung ikay sa Adventist, eh, delikado. At hindi nakukuha yan sa pagbabalik na ikapo. Hindi nakukuha yan. Okay, sige po. Next question po tayo. Written question po. Paano nagkaroon ng teachings ng purgatorio? Saan ito nagsimula? Ah, di pasagutin natin yung nanggaling doon. Biro lang. Biruan sa panalangin. Oo, biruan lang namin yan. Kapatid na Bene, sige po. Saan magaling yung purgatorio nga namang doktrina? Alam mo, itong huling panahon, sa panahong Kristyanismo, nang masibilize sa theology ang mga Katoliko, ay kinuha nila yung parabola ni Kristo doon sa si Abraham at yung mahirap na si Lazaro. Yeah. Opo, alam niyo yung kwento, doon kinuha. Ikalawa, mga kapatid, ay ginawa nila yan sapagkat na-impress sila sa tinatawag na yung tinatawag na incarnation o yung doctrine of incarnation sa iba't ibang doktrina ng mga pagano. Ayan ang origin. Opo, yung nag-origin. Yeah. Yung mayroong iba't ibang incarnation, halimbawa, banggitin ko halimbawa yung sinasabi nating phoenix, yung cremation. Mapapansin mo doon sa crematory, may simbolo ng phoenix, yung bilog na ganon, na magulong parang ibon na may apoy. Opo, ang simbolo niyan, yan ay isang meat bird. Ibig sabihin, yan ay alamat na ibon. O kaya ibong inisip lang na may tangang-tangan sa bibig niya na rosas. Dahon. Dahon yan. At rosas. Mm-hmm. Yan ay sinusunog, kaya nagkaroon ng cremation. Sinusunog, pagkatapos pag naging abo siya, magpupunta yung buhay niya sa iba't ibang daigdig. Ayan. Sa, kaya doon nila naisip yung salitang purgatorio, nag-invento sila na doon sa langit ay mayroong tinatawag na pupurgahin ka ron sa bahagi ng purgatorio at para hindi ka matuloy na impyerno. Ibig sabihin, hihintayin yung kaso mo nasa gitna. Sa dinami-dami ng panalangin, nasa in-between ka, yung halfway. Mm. Wala ka sa paraiso, wala ka sa impyerno, pero nasa purgatory ka, depende sa panalangin na nire-request ng namatayan. Ayon sa doktrina ng sinaunang mga Roma nung unang panahon. Kaya dyan po yan kinuha, yung mga bagay na yan. Now, speaking of purgatorio, itong 2 years ago, December, inalis na ng Papa sa Roma. Pansamantala, alang-alang sa mga Baptist para sa tinatawag na joint ecumenism. Yung pag-joint ng the death of Protestantism saka yung tinatawag na pagpaparangal sa ginagawa ng Roman Catholic Church sa Vatican. So ang sabi ng Baptist Church, paano kaming mag-jo-join sa tinatawag na revival and reformation ng Protestante at Katoliko kung yung purgatorio ay naandyan pa? Mm. Anong sabi ni Doug Batchelor sa kanyang report? That was 2 years ago. I-Google ninyo, makikita ninyo. Ang sabi ng Papa sa Roma, isang tatabin muna natin ang doktrina ng purgatorio para ma-welcome natin ang mga Baptist. Well, ang Baptist tsaka ang Roman Catholic, medyo may hawig sa tinatawag na immortality of the soul, na hawig-hawig, na iba-iba lamang yung sistema. Kaya mga kapatid, doon sa katanungan, maganda yan para mabuksan yung ating isipan na dyan pa lang sa doktrina ng purgatorio, makikita natin na lahat ay unbiblical at galing sa pagano. At yan nga ang dahilan kung bakit po isa sa mga issue yan, Martin Luther, yes, na ama ng Protestante, dahil nakita niya yan, dahil sa bawat
pananampalataya o pananampalataya ng ating kinagisnang relihiyon may kaakibat na bayad. Yes. Biruin mo nga naman, ipapanalangin mo yung patay o yung kaluluwa ng isang tao na hindi nakaakyat sa langit, pinupurga mo na sa purgatorio. Pagkatapos ay kapag malaki ang bayad mo, ang laki ng angat. Oh. Kapag wala ka ng bayad na malaki, bababa muli. Oh. Parang kaya sa Biocor, ha? Ayun, ganun ang ginagawa. Kaya nangyayari, tuloy-tuloy ang bayad mo at hanggang sa tuloy-tuloy yung angat ng kaluluwa. Kaya yun po ang kinu-question ng reformador. Kaya yan yung malaki ho ang naging perang involved dyan. Yes. Sa panahon nung iyan ay naging popular yung doktrina ng purgatorio. Mabuti na lamang po at nagkaroon tayo ng Reformation period at nabuksan muli ang pag-aaral ng Biblia. Yes. Marami na ngayon ang naliwanagan na hindi totoo yung doktrina ng purgatorio. Gawa lamang po at invento ng tao for the sake of money and for the sake of their belief na hindi naman nakasulat sa Biblia. Okay, so yun po ang ating sagot. Marahil, may tanong pa po ulit ang ating mga nakapilang mga kapatid. Sige po. Magandang hapon, Brother Jerry at saka Brother Vinny. Magandang hapon din po sa inyo. Malalim pang ipaniwala po na ang kapitulo bersikulo ay isang paraan ng Panginoon upang maabot yung ibahilyong kaligtasan sa mga tao. Praise God, thanks God po. Ito ang nagiging problema ng ano, kasi yung aming ano, TV, inaasahan namin talaga doon ka makakuha ng magandang aral galing sa inyo. Ang problema ngayon, yung karamihan sa kwan ganyan, sa aming mga kagbahay, wala eh. Halos, ano, no signal eh. Wala halos eh, wala kayong makita. Kaya sana ay ano, yun ang unang tanong ko, no? Ha? Para sagutin ko muna yung unang yung tanong bago yung okay. Sa Biblia na yung ipangalawa. Okay. Yung pangalawa, tanong ninyo. Ah, sige po. Sa ating pangaral mga kapatid, mayroon tayong nahikayat na nabigyan ng Bible study na may pigiri. May pigiri siya. Pigiri naman niya. Sabi sa akin, Brother Uding, pwede po bang yung ibibenta ko itong lahat ng baboy at bibigyan ikaw po ito? Pwede po bang tanggapin yung ikaw po ko? Dapat si Pastor Dex ang pasagutin natin. Nahimik natin yung Pastor doon. Salamat po sa inyong tanong. Una mo ng tanong, may kinalaman sa ating programa, Brother Benny. Yun naman tungkol ulit sa pigiri. Pinabilaikan ka rin saan. Okay. Nag-audit ka naman eh. Ganun ba? Sa akin din ulit. Ito mo nang una, yung tanong na ni Tatay Odin. Ano? Paano yung ating three, ang atin po kasing programa, ito ay pinapalabas natin sa 3A Angels Broadcasting Network o 3ABN. Sa kasalukuyan po ngayon, kahapon po ay ka-chat ko o ka-text ko yung ating in charge doon sa 3ABN sa Antipolo na yung atin pong transmitter ngayon ay sira muli. At wala ho tayong kakayahan na mag-maintain kasi wala naman po talagang funding na malaki yung pong ating 3ABN diyan nag-base dito sa Pilipinas. So, yun ang dahilan kung bakit po hanggang ngayon naka-standby mode yung ating pong 3ABN. Walang tao, minsan madilim, walang signal. Meron ho tayo yung Hope Channel. Kung kayo po ay mayroong tinatawag tayong digital TV, tatlo pong channel ng Adventist na nakukuha riyan. Yung pong Hope Channel, at yung pong isa ay 3ABN International at yung pong isa ay 3ABN Local. So doon po tayo nagbo-broadcast sa 3ABN Local. Ano po, doon po. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung ating pong programa, sangayon doon sa ating technical staff na naroon sa 3ABN, ay piniplay po yung ating programa sa digital TV sa panahon po lang meron lang tayo. Kaya kung makikita po ninyo sa ibang mga araw o ibang oras na hindi kapitulo bersikulo, naka-blanco po yun, naka-standby mode. Pero pag kapitulo bersikulo na, binubuksan po niya. Ganun po tayo kalakas sa doon sa ating kapatid. Kaya pwede po niyong panoorin yung ating po programa. Makikita po ninyo dyan sa ating screen, sa mga nanonood sa television, nilalagay po namin yung actual time po yan ng ating programa. Nakikita po ninyo. At doon naman sa mga audio lang, tayo po ay umiire ng Mondays to Fridays, 10 to 11 ng gabi sa 3ABN, at saka pagka Saturdays and Sundays naman ay meron tayong 7 to 8 in the morning and 7 to 8 in the evening. Yan po. At mas maganda po kung para ma-update kayo, updated program natin sa ating Facebook at saka sa YouTube na nagsasabay yung ating live streaming program. Yan po, mas nasusundan tayo sa social media. Pagkatapos yung social media, ina-upload naman, pinapalabas naman natin sa TV. Ano po?
Doon sa ikalawang tanong, kapatid na Benny, tungkol sa pigiri. Sige, mag-iika po naman, kung ikaw ang tresurero, ikaw ang tresurero ng church, malaman mong pinagbentahan nyo ng malalaking mga baboy at matatabang baboy, tatanggapin mo ba? Alam mo kapatid, meron tayong kapatid somewhere in Pampanga. Nako, na naging Adventist ito. Ayoko nang banggitin kasi naka-airy tayo. Pero malaki ang nababawas sa kanya kapag nagbibigay siya ng ikapo. Tinanggap niya ang Panginoon ng buong puso, ng kanyang lakas. Kaso habang tumatagal, parang nanghihinayang siya na yung kanyang ikapo ay galing sa pagkita ng baboy. So siya na mismo ang nag-decide na umalis siya sa sistema na yan. At kaanib ng samahang iglesyang lokal dito sa Pilipinas. Okay, ngayon po. Eh, yun ba yung may pagawaan ng tusino? Ha? Yun eh, no? Oo, pwede na pati ibanggitin na. Huwag mo nang sabihin yung pangalan. Oo, huwag natin sabihin ng pangalan. Kasi tusino, masarap talaga yan, nakaka-addict yan. Yun yung pagawaan. Ngayon po yung tanong, ay halimbawa may nag-ikapo na galing sa baboy, tatanggapin ba ng iglesia? Pwede pong tanggapin. Wala pong kasalanan ang pera. Kala ko wala kasalanan yung baboy. Ang may kasalanan yung baboy. Ang kasalanan yung gumagawa ng masama sapagkat alam niya masama. May babasahin akong talata. Yan. Opo. Levitico 27:32-33. Pakinggan ninyo. Ang lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan o anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi 33. Huwag niyang siyasatin kung mabuti o masama. Ayun! Ni huwag niyang papalitan at kung sa anumang paraan ay palitan niya ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Walang iniwan lang yan yung pera na galing sa sugal. Malay mo ba? Kasalanan ba ng pera yon? Pero siyempre, konsensya na nag-iikapo o nag-o-offering na galing sa masama. Ay kung naibigay na, ay walang kasalanan yung pera, itanggapin, huwag nang siyasatin. Kasi yung pera ay pera. Ang problema doon, pero kagaya Brother Jerry, tama yung sinabi mo, hindi nasusuhulan ang Diyos dahil sa pera. Ano po? Kundi yung bahagi mo sa gawain. Oh, tsaka pansinin po ninyo, no? Tama yung sagot ng KBN yan, no? Sa part na yun. Marami po kasing mga kapatid, lalo na sa amin pananampalatay, for the information of our avid viewers na hindi Adventist. Sa Adventist po, hindi ho namin inaalam kung anong trabaho ng aming mga kapatid. Na hindi ho namin inaalam kung magkano ang kanilang basic salary. Kaya ho hindi namin alam kung magkano dapat ang ikapo at hindi rin namin alam kung saan galing ang kanilang ikapo. Now I'm speaking as a treasurer, as an auditor ng ating conference. Yung mga kapatid namin pag nagbalik, ang ginagawa lang ng aming mga treasurer, nire-resibuhan. Hindi ho namin tinatanong kung saan galing. Ayan ang gusto namin pong naisip parating. Baka sabihin nila, tanggap lang pala ng tanggap ang mga Adventist, kumukwarta. Alam nyo naman, yung mga galit sa ikapo, yan kaagad ang inuupakan sa atin eh. Oh. Kami po, hindi ho kami nag-aalam ng mga miyembro namin kung anong trabaho, kung saan kinuha yung kanilang pinag-iikapo. Na hindi namin alam kung yan ay sobra o kulang. Di tinanong kay Kamenong yan eh, noong host ng programa. Kamenong, paano ika kung ang miyembro ninyo nagbalik ng ikapo, sobra sa ikapo? Ay, hindi na ikapo yun pag sobra. Pag sinabi mo ikapo, that is specific. At hindi alam ng tresurera natin o tresurero ng church kung sobra. Bakit? Wala namang tayong basic na basis kung magkano ang basic salary niya. Ang nakakaalam lang dyan ay yung giver. Ngayon ang sinasabi ni Brother Benny. Kaya doon naman sa atin, huwag mo nang alamin kung saan galing. pero yung tanong ni Tatay Odin, alam mo na kung saan galing. So, hindi mo kailangan siya sa atin dahil alam mo na eh. Pero ang sagot doon, yung binanggit ni Brother Benny, kaya masama o hindi, tinatanggap ng Diyos. Isa pang katunayan na tinatanggap ng Diyos. Hindi ho Adventist ang tumatanggap ha, doon sa mga mamumutol ng video namin. Baka pinapangunahan na namin kayo ha. Sabi ng Biblia, tinatanggap ng Diyos, huwag nang usisain kung mabuti o masama. Meaning to say, ang Diyos tumatanggap kahit yan sang galing sa masama o galing sa mabuti, tinatanggap ng Diyos pag binigyan mo ng ikapo. Anong katunayang may ganyan? Tingnan mo, nasa aklat ng Genesis.
Genesis. Basahin po ninyo ang inyong Biblia. Kapitulo 14. Ang versikulo po ay 18. At itutuloy po natin hanggang 20. Ah, ito ang sabi po rito. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taas ang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taas ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas-taas ang Diyos na naglagay ng iyong mga kaaway sa iyong mga kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi. Saan galing? Ng buong Samsam. Saan galing yung pinag-iikapuan ni Abraham? Galing sa kanyang pananamsam. Alam niyo ba yung salitang pananamsam? Pandigma, pandirigma. Mayroong involved na patayan dyan. Mayroong involved dyan ng pagkuha ng gamit na hindi naman kanya. Pero ang sabi ng Biblia, nung makuha ni Abraham yung Samsam, nagbukod siya ng 10th sa Diyos. Ay, ang tanong, tinanggap ba ni Melchizedek? Binasbasan pa nga siya. Di ba? Binasbasan pa siya. Kasi sabi ng Biblia, huwag mong tanongin ko ay galing sa masama o sa mabuti. Yung binasa ni Brother Benny. Yung nga lang, yung giver, makukonsensya ka. Biruin mo ba naman kung magtataya ka, dagdag mo na yung loto. Maraming tumataya ng loto ngayon eh. Lalo na kapag yan ay umabot ng 500 billion. Di ba meron dati umabot ng ilang billion? Ang dami rin sigurong Adventist na pumila ron eh. Hindi nga lang pinalad. Dahil kung pinalad yun, siguradong nagbalik ng ikapo yun eh. Yun nga lang, pagdating sa church, hindi na tinatanong ng mga kapatid na tresurera kung yan ba galing sa loto. Basta yan ay nire-resibuhan at tinatanggap ng mga kapatid, pinalalanginan pa. Yun nga lang, huwag niyang ulitin. Saka malaki pong konsensya di honor yan ng ating mga kapatid. Ano ba? Ayan ang ating sagot, tatayo doon. Kaya tinatanggap po ng Diyos yan. Kasi sabi ng Biblia, huwag mong siya sa atin kung mabuti yung masama, tinatanggap. Proven yan kay Abraham. Binasbasan siya ni Melchizedek. Yan po. Magandang hapon po ulit. Meron po akong tanong na, natanong ko dito na hindi masagot. Hindi naman siguro sa kakulangan ng kaalaman. Doon po sa amin, merong nag-crusade na layman. Pero dumating na yung pagkakataon na marami nagpa siyang magbinyag. Uh-huh. Ngayon doon sa panahon ng pagbibinyag, dumating ang unos o ang bagyo. So na wala nang magawa itong layman na ito kundi binyagan. Itong mga kapatiran na naka-ready na magpabinyag. Mm-hmm. So, doon po ba ay talagang may karapatan at sino po ba ang may karapatan hanggang sa nawala na po yung kapatiran natin? Yung layman? Opo. Bakit parang po? Tinanggal na po siya sa pagiging Adventist natin. Kasi nga po, nagkaroon siya ng pagbibinyag na hindi daw dapat. Ano po ang inyong itatanong? Ano po ba talaga? Sino po ba talaga ang may authority na magbinyag? Wala po bang karapatan, no? Samantalang nakaready yung bibinyagan ay may unos na emergency o talaga nagkataon na wala magbibinyag. Sino po ba talaga ang authority na salamat magbibinyag? Po ng marami sa inyong pagtatanong. Good question for a good situation. Kaya atin pong sasagutin ng naayon din sa ating prinsipyo bilang Adventist at prinsipyong itinuturo ng Biblia. Kasi po may mga pamantayan tayong sinusunod pagdating dyan sa bagay na yan. At yung pamantayan na yan, that is also biblical, Brother Benny. Now, tandaan po ninyo na yung mga nangangaral ng Ebanghelyo maging sa Old or sa New Testament, mga apostol, meron diyang hindi nagbautismo. Even yung si Apostol Pablo, meron akong hinahanap na talata sa Biblia na hindi siya nagbabautismo. Pero siya ay nangangaral. Hindi lang siya nagbabautismo. Hahanapin ko yung talatang yan. Ano po? Hindi siya authorized magbaptize. Kaya meron po sa Biblia na mga mangangaral or mga evangelist, mga disipulo ni Kristo, na hindi sila sinugo para magbautismo. Si Pablo, wala kang mababasang nagbautismo. Tandaan po ninyo, ang baptism, hindi po yan life and death or rush. Depende kung ang babautismuhan mo ay naghihingalo. Ang bautismo,
yan po naman ay pwedeng i-schedule or ipagpaliban kung ang mga kandidato sa bautismo ay meron pa namang lakas at kakayahan. Pag life and death, yun ang medyo sinsirong status at usapan. Ngayon, kung doon sa kaso nung layman na nagbautismo, na bagyo lang, nagbautismo, kahit nga hindi siya nagbautismo, nabautismo na ng bagyo yun eh. The point na gusto natin sabihin, hindi life and death, sa ating church manual po, sa ating church manual, ang mga elder at ang mga layman ay pinahihintulutan lamang po ng ating samahan na magbautismo kung meron pong pahintulot na manggagaling sa ating misyon o kaya konferensya. Nasa manual po yon. Meron silang authorization na galing sa ating pamunuan. Yan po ang sinasabi ng church manual. Pero sa mga rare case po yon, ibig sabihin, bihirang nangyayari sa tanambuhay ng ating iglesia. Kasi hindi naman tayo nawawala ng pastor eh. May mga bansa lang na kuminsan ay hirap ang mga pastor, pero hindi tayo pinagkukulang ng mga pastor. Doon nagkakaroon ng tinatawag na exception to the rulings, pero meron po yung basbas mula sa ating pamunuan yung kanilang pagbabautismo. Ngayon, puntahan natin yung background, yung biblical basis. Kapatid na Benny, sige po. Habang hinahanap ko yung talata. Yung binanggit ng kapatid na Jerry ay yung mga internal na kaayusan sa administration ng ating church. Pero saan kinuha yun? Tunghayan natin yung Mateo 28:19. Pakinggan natin ha. Alam natin itong talatang ito eh. Sabi dito, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Itaas mo ang basa sa 18. Pakinggan mo ang sabi ni Jesus. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay sa akin. Ipinapangasiwa ni Kristo ang pamahalaan na kaakibat galing sa langit para dito sa lupa, yun yung iglesia. Mm. Tignan po natin ang isang aklat, Unang Korinto 14:1. Pakinggan natin. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may magningas ninyong pagkanasain ang mga kaloob ayon sa Espiritu. So, iba ang nagbibinyag, iba ang nagba-Bible study, iba rin ang gumagawa sa kani-kanilang gawain ayon sa kaloob. Pagkanasain daw natin. Kaya pagdating sa huling versikulo ng the same chapter, 1 Corinthians 14:40, pakinggan ninyo. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at kaayusan ang lahat ng bagay. Wala kang karapatan dun. Kaya walang kaayusan. So magulo. Kaya merong mga designated na ibinibigay. Ang pattern ng ating church manual ay kinuha mismo sa mga talatang kagaya nito na aking binabasa po sa inyo. Amen. At ito na po ang aking ipinangako sa inyong talata. Nakita ko na. Unang Korinto 1:17. Sulat niyo po ito. Na hindi ho lahat ng nangangaral ng ebanghelyo magbabautismo. Ito po nakalagay. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, kundi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Kita niyo si Apostol Pablo, hindi daw siya sinugo para magbautismo. Kaya wag nating asamin mga layman, ha? Tayong mga elder na kapag wala ang pastor ay nako, pumupula ang hasang natin at sige na, bautismuhan na kita. Hindi ho. Dahil hindi tayo sinugo para magbautismo. Ang sinusugo sa ating magbautismo ay ang mga pastor natin na ayon sa ating pananampalataya sila ang may otoridad na magbautismo. Yun pong mga ordinado. Hindi nga lahat ng pastor sa atin nagbabautismo eh. Yun lamang mga ordinado. Ay si Pastor Dex, matagal din siyang bago na ordinahan, hindi siya nakakapagbabautismo. Pero nung siya ordinado na, ayun, nakapila na sa kanya yung mga nagpapabautismo. Pastor Dex, meron na nga nakapila rin magkasal, ano? Ganyan yan. So meron pong mga auto, meron kanya-kanyang gawain ang ating mga manggagawa. At ito po ang sinasabi. Kaya, Sister, merong biblical basis na hindi lahat ng mga nagtuturo ng ebanghelyo ay merong karapatan
na magbautismo. Sapagkat si Pablo man, hindi sinugo para magbautismo, kundi sinugo lamang siya para mangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Okay, so meron po tayong mga 5 minutong natitira. Meron pa si Pastor Mark Ayaban. Nako, ito pong aking mentor at ikinagalang na pastor ng aming distrito. Hindi natin pwedeng hindi pagbigyan ito. Ano po? Pastor Mark Ayaban. Isa pong retiradong manggagawa po natin. Ano po? Meron na akong concern, Brother Jerry, sapagkat ito ay umiiral sa ating distrito. Ano po? Alam mo naman yan siguro. Meron kasing grupo dyan ng Tunitri. Tunitri. Pwedeng Tunitri na ka. Na dati-rati naman yan, church na yan ay buo. Opo. Kaya lang, itong church na ito ay nadisiplina na yata, buwag na. Opo. Ano po? Ano mo sasabi niyo doon, Brother Jer? Okay, salamat po Pastor Mark Ayaban, thank you so much po. By the way, yung Tunitri po, doon sa mga hindi nakakaalam, ito po yung mga kapatid naming pasaway na ngayon po ay naglilipana sa loob ng ating mga iglesia na ipinangangalandakan na yung doktrina daw ng Trinidad o Trinity ay hindi daw doktrina ng Biblia kundi doktrina daw na galing sa mga Katoliko. At yun daw doktrina natin ng Trinity, yan daw ay pagtanggap natin ng doktrina galing sa Katoliko. Ang sagot ng Biblia, Brother Benny? Mga kapatid, ito po ay maliit na suliranin lang naman. Mm-hmm. Sapagkat akala naman nila ay napakarami nila, ay paisa-isa lang naman ito sa sulok-sulok. Kaya kanina pinag-usapan namin, kaunti lang. Oo nga. Saan sila magtatayo ng iglesia at kailan na itayo ang kanilang iglesia? Well, ang tinatawag na Tunitri, may bago ah. Ano? Tunitri? Oneness? May ganyan, Brother Jerry. Sila rin, hindi magkaintindihan. Hindi sila magkaintindihan kasi there's no such a word, Tunitri. Di ba? Unity. Trinity meron. So ito mga kapatid ay mayroong iba't ibang view tungkol sa kadiyosan. Yung Ama, yung Anak, Espiritu Santo. So yung Ama, yung Anak, ito lang ang mga Diyos. At yung Holy Spirit ay kapangyarihan o power. Kasi may mababasang Spirit of God, Spirit of Christ. Kaya doon sila nalilito. Hindi naman dapat malito sapagkat ito ay hiwaga. O kaya naman, si Kristo ay para mga Arianism na ito ay Diyos-Diyosan, Diyos na maliit, at yung Ama ay Diyos na malaki. Whatever, iba't iba ang speculation. Sa maiksing panahon, ay nais kong sagutin, bigyan ng view. Mga kapatid, kung sakali dumating ito, ay pag-aralan po natin yung kasaysayan o yung Adventist history ng pioneering tungkol sa bagay na yan. So mamaya siguro sa episode ay sasagutin natin sa historical background nito. Mapapansin natin mga kapatid, ito lang masasabi natin. Talaga nung unang panahon ang mga pioneering, talagang namroblema sila, yung tinatawag na anti-Trinitarian dominant noong 1940 hanggang 1888. Problema ito. Marahil, no pastor, yun ang nababasa nila, na yung ating mga pioneers ay naniniwala sa mga anti-Trinitarian o mga doktrina. Pero mga kapatid, dumating ang panahon sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa tunay na iglesia, wala naman duda, mamaya isa-isahin namin, na sa panahon ngayon, mula noong 1915 onwards hanggang sa panahon natin ngayon, ang Seventh-day Adventist sa pangunguna rin ng tinatawag na Spirit of Prophecy, nagkaisa ang bayan ng Diyos na meron talagang Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong persona sa iisang kadiyosan. Maraming salamat kapatid na Benny, at doon sa aming mga kaibigan nagtatanong bakit hindi ganun kadetalye. Huwag ko kayong mag-alala kasi maikli ang aming oras at medyo na late yung tanong ni Pastor Mark Ayaban. Muli po doon sa second episode nito, muli nating patatayuin ang ating pastor para amin pong elaborate ng buong detalye para naman maproteksyonan muli ang ating mga kapatid at ang kabuuan ng iglesia laban dito sa mga bulaang mga kapatid na naglipa na sa loob ng iglesia. Konti lang ho sila, pasaway lang talaga. Okay, so bago po tayo pansamantalang mag-iwiwalay sa impapawid, ay nais ko pong anyayahan kayo na tayo po'y mananalangin sa ating pagtatapos. Panginoon po naming Diyos, makapangyarihan naming Ama, maraming salamat po sapagkat inyong ginamit ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging daluyan ng makatotohanan ng inyong mga salita at magbigay linaw sa mga tanong ng aming mga kapatid na marahil itanong din ng aming mga kaibigang nagsusuri at sumusubaybay sa programang ito. Dalangin namin na kayo po ang siyang mag-akay sa daan ng katotohanan,
sa pamagitan ng programang ito dun sa aming mga kapatid na nagnanais sumunod sa inyo. At doon naman sa mga kapatid namin, patibayin sila sa pananampalataya hanggang sa dumating ang aming Panginoon. Sama-sama po kami maglilingkod at hindi kami matitinag sa iba't ibang mga aral na naglipa na sa sanlibutan. Kayo ang karapat-dapat namin bigyan ng parangal at pagpupuri sa inyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po naming suking taga-subaybay, sana po'y nakinabang po kayo sa loob po ng isang oras ng pagtatanghal ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Ang programang Kapitulo Bersikulo ay isang programang apologetics ng Seventh-day Adventist Church. Ang ibig sabihin, sumasagot sa mga tanong, nagbibigay linaw sa isyu ng pananampalataya, at sa aming pagsagot at paglibigay linaw, meron po kami mga damdaming nasaktan, may pananampalataya kaming nasagasaan. Humihingi po kami ng paumanhin kung kayo nasaktan namin sa paraan ng aming pagsagot o sa paraan ng aming pamamahayag. Walang personalan. Katotohanan at katotohanan lamang po. Ang katotohanan masakit, parang dalawang tabak yan na sinasabi ng Biblia. Pero ang aming prinsipyo sa programang ito, mas mabuti nang masaktan ka sa katotohanan kaysa ikanawan ay utuin, aliwin, paniwalain sa mga doktrina ng kasinungalingan. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo, at siyempre po, ng buong kapatiran ng PUC Remnant SDA Church, Happy Sabbath! Buhay na buhay pa rin po ang kanilang diwa. Kahit na patapos ng ating programa, mag-aabang po kayo muli sa part 2 ng ating question and answer. At siyempre po ng aking kapartner, ang Mr. John Travolta ng programang Kapitulo Bersikulo, kapatid na Benny Filomeno. Ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.